Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Siyempre, nandito ulit tayo ngayon sa Jacob Apparel and Bike Accessories. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-bike check kasi dahil sa ECQ na yan. So, bago nag-Holy Week at medyo lalong humigpit, magba-bike check muna tayo ng isang bike dito. Pero bago ko simulan yung bike check, guys, gusto ko lang muna mag-shoutout sa mga subscribers natin dyan. Kurt Santos, Warlock TV, Hachiroku, Mayra Castro, Christian Arsenal, saka si John Leonard Angeles. Hello sa inyo, salamat sa pag-subscribe. Yan. So, ano pa hinihintay natin, guys? Tapay, check tayo ng isang trinks dito. Nakikita nyo sa likod ko, yung trinks M116. So, yan yung ibabike check natin sa araw na to. Pero, bago yan, guys, gusto ko lang i-flex yung gamit natin ngayon na pang video. Meron na tayo ngayong gimbal. So palagay ko gaganda na yung video ng ating bike check ngayon. Hindi na ito magiging magalaw dahil dun sa binili natin gimbal. Yan. So wala na paligoy-ligoy, guys. Diretso na tayo sa bike check. So hello, guys. Ito na yung ating bike check ng Trinks M116 Elite. Siyempre, sisimulan natin sa kanyang frame. So kung makikita natin, ayan ang frame niya, glossy blue. Punta ngayon tayo sa kanyang head tube. Ang head tube niya ay straight tube, integrated ball bearing. Tapos naka-internal cable yung kanyang FD, RD at brake sa likod. Tapos dito sa kanyang top tube may makikita tayong M116 sa taas. Tapos dito sa kabila, meron tayong makikita ang trinks. Hindi siya ganun ka-smooth weld. Ayan. May makikita kayong uod ng pagkaka-welding. Tapos dito, may pa-curve tayo. Siyempre, meron tayong makikita dito ang pangalan ng trinks. Yan sa down tube yan. Tapos dito sa may bandang ilalim, meron ditong blue na lining. Tapos serial number ng trinks. Ayan. Medyo flat na to, flat. Yung pagkakailalim na to, parang triangle to. Pero dito flat na. Mukha lang siyang triangle. Tapos dito may makikita tayong size ng kanyang frame. Ang size ay medium 16. Ang frame ay gawa sa 6061 alloy. Meron pa rin dito ang pagkaka-welding. Ayan, kitang-kita yung kanyang pagkaka-welding dyan. Ganon din sa ilalim, meron din yung pagkaka-welding. Siyempre dito may makikita tayong design in Italy, tapos warning sticker at 5 years warranty from Trinks. Yun ang maganda sa Trinks, merong warranty yung kanyang frame. Then punta tayo dito sa kanyang seat stay. Meron ditong tornillo para paglagyan ng inyong bike rack kung gusto nyo maglagay ng bike rack. Tapos dito naman may lalagyanan ng tapalodo kung gusto nyo lagyan. Tapos meron tayong makikita dito sa seat stay na sulat na Elite. Then sa down tube naman may makikita tayong trinks. Ayan. So punta tayo sa cockpit. Na magnet ko na to, guys, kaya wala na akong hawak na magnet kasi na magnet ko na kanina. Etong seat poles made of alloy yan. Tapos yung seat clamp, yung seat clamp made of alloy. Yung seat poles gawa sa bakal na 27.2 by 350 mm. Bakal yan, gawa ng trinks. Tapos yung upuan niya, gawa pa rin niya ng trinks. Medyo basic lang yung pagkakano ng upuan. Basic saddle, makapal yung foam. Yan. Pero okay na to para sa built bikes. Then punta tayo dito sa kanyang handlebar. Yung handlebar niya 700 mm. Bakal na to. Bakal pa lang to, guys. Pwede kayong mag-upgrade. Pero matagal-tagal pa naman bago kayo mag-upgrade kasi pwede mo pa naman to gamitin eh. Tapos yung kanyang rubber grip o yung handle, malambot dahil dito sa mga hindi ko lang tawag dito, grills yata to, kaya nagmukha siyang malambot, hindi siya malagkit. Yan. So ganun din sa kabila.
Then yung shifter dyan guys, naka-combo shifter tayo, naka-combo shifter pa lang. So magkasama yung preno saka yung shifter. So ganun din sa kabila. Preno, then shifter. Pero ang kagandahan nito guys, naka-Shimano na tayo. So kung sa quality pag-uusapan, matibay yan. Ang shifter natin ay 7-speed saka 3-speed. So 3x7 ang ating shifter o yung speed. 21 speed ang ating bike. Tapos yung kanyang preno guys, mechanical disc brake pa lang tayo. Yan. Yung stem niya gawa ng rings. Made of alloy to guys na 90mm. Na kung ako nagkakamali, positive 617 or negative 17 yung angle na to. Yung head tube naman niya guys ay Trinks. Headset. Yung headset niya ay Trinks na merong 1-2. So dalawang spacer. So dalawang spacer tayo guys. Tatlo pala. 1-2-3. So kung mapapansin nyo guys, yung camera natin medyo hindi ko makontrol. Bago pa lang kasi tayong gumagamit ng gimbal, kaya hindi ko pa masyadong kabisado yung paggamit ng joystick ng gimbal. Pero anyway, continue tayo. Dito tayo sa kanyang fork. Yung fork niya guys, basic fork pa lang. Walang manual lockout. Walang preload. So metal yung crown niya. Metal. Tapos stanchion niya metal pa rin. Lower niya metal. 100 mm yung travel ng kanyang fork. At naka-bolt type pa yung kanyang axle dito, yung kanyang hubs. Dun sa hubs naman, yung hubs natin ay bakal na 32 holes. Wala akong makitang pangalan ng hubs guys eh. Yan, wala. Pero anyway, continue tayo. Yung kanya namang rim, double wall. Gawa yan ng trinks. Meron tayo dito mababasa na Majest. Yan, Majest. Ang alam ko, Majestic to eh. Trinks Majestic M116. Ta ang gulong niya ay 27.5 by 1.95. Punta naman tayo sa likod. So sa likod ganun din. Metal yung kanyang hubs na 36 holes. Metal din yung kanya rayos. Double wall alloy na rim na gawa ng Majestic o ng Trinks. At 27.5 by 1.95 yung kanyang gulong. Punta naman tayo dito sa crank guys. Yung crank niya, meron tayong 3x na crank. Tatlong chain ring. Bakal tong kanyang crank arm. Bakal yung chain ring. Then may plastic dito na guard. Ang ngipin nga pala nung chainring natin guys ay 24, 34, 42 kung hindi ako nagkakamali. Tapos yung kanyang kadena ay MAVA yata, MAVA yung tatak. Doon tayo sa cogs. Yung cogs niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7 speed na 14 to 28 teeth na freewheel gawa yan ng Sinata kung hindi ako nagkakamali, Sinata Index freewheel ata. Yung kanya namang RD guys ay tingnan natin, Shimano yan, Shimano Sys yan. So magandang klase na to ng RD, Shimano. Pero doon naman sa kanyang FD, walang tatak. Pero palagay ko, Shimano din to na tourney. Yan. Paki-comment na lang guys kung mali ako. Alam ko, Shimano tourney din to. So, punta tayo sa preno. Yung kanyang preno naman niya guys ay mechanical. Ang tatak, hindi ko alam. Pero meron ditong letter X. Pero palagay ko, Shimano yan. Siyempre, yung rotor niya, 160mm. Ah, by the way guys, yung kanyang hubs nga pala ay bolt type. Harap at likod dyan. Harap at likod. Tapos meron tayo ditong
stand para hindi kung saan saan itinatayo yung bike. Siyempre, sa kabila ganun din, naka mechanical disc brake, 160mm na rotor, at bolt type na hubs. So guys, yan ang ating bike check ng Trinx M116. So guys, ayan ang ating bike check ng Trinx M116. Ito nga pala yung nagkakahalaga guys ng 8,500 pesos. So sa mga naghahanap ng bike dyan na budget built at may makakamura sila at may budget sila ng below 9,000 pesos, tama-tama itong bike na to para sa inyo. Naka Shimano group set na ito. Siyempre, gawa yun ng Trinx. Yan. So kung nagustuhan nyo yung video guys, huwag kalimutan mag-like. Mag-comment na rin kayo kung ano masasabi ninyo dito sa bike check natin video na to. At syempre, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. So hanggang sa susunod na video, maraming salamat. Bye-bye!